Ay mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload nating video every week. At syempre para updated din po kayo sa kaganapan sa mundo ng pag-iibon. At pakifollow na rin po pala yung FB page natin kasi minsan dun tayo namimigay ng ibon o fertile egg para updated din po kayo at baka kayo po yung mapili natin na mabigyan ng mga yon, mga kaibon. Ngayong week na to mga kaibon, grabe napakainit ng mundo ng pag-iibon. Simula sa mga vlogger na umamin na, may mga sikat na mga breeder na medyo nagkaroon ng issue. Pero yung itatopic natin ngayon mga kaibon, napakasimple lang. Yung mga project natin this year, kung ano yung status nila at bakit sila yung pinaproject natin mga kaibon. Okay, bago natin i-discuss yung topic natin na napaka-interesting mga kaibon, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin mga kaibon. Okay, ngayon mga kaibon, syempre mag-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Gaya ng sinasabi ko, dahil po sa inyo, nagpapatuloy tayong mag-upload ng mga videos natin every week mga kaibon. Ngayon, shoutout na natin yung mga kaibon natin. Shoutout kay Sir Dicky and Sir Dennis. Nag-avail po to ng OPA Yellowface Project. Maraming salamat po sa tiwala. At sana makapagpalabas na rin po tayo niyan. PPS Embers Incorporated. Abangan po natin to. Ito po yung tinatayo naming grupo. At sana makatulong to sa mga mag-iibon. Angelo Villena ng Kabanatuan, Mark Wilson Avindano, Kaibon DL, Mini Avery ng Makati, Jairil Avery ng Valenzuela, Mini Leos, si Copito, kay Kaibon J. Death Ibunan ng Tagig, Andy Sunga ng Mabalacat Pampanga, Sons Mini Avery, Frank Aguilar ng Binawan ng Rizal, Frederick Villar, Second Mini Avery, Diane Wilson Sinosin Ibunan, kay Kaibon Jobert Kasal JTV, KJ Mini Avery ng Samar, Ricky Dakara, Mirasol Custodio Mariano ng Bulacan, Richard Linga ng Bukawe, Bantigs Bulari of Pampanga, Jexil Mini Avery ng Pulilan Bulacan, Ibunan ni Silly King Floro Solis, shoutout din kay Cap Mario ng La Union, kay Kaibon Victor Manyo ng Kalumpit Bulacan, Kaibon Bernardo Rigacho ng Parañaque, Carlos Bros Mini Avery ng Laguna, at shoutout din po pala kay Kaibon Paul Lukay Lukay. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre pag-uusapan na natin yung topic natin this week. At bago tayong mag-umpisa sa topic natin, grabe, grabe yung nangyayari sa mundo ng pag-iibon ngayon. Napakainit ng mundo ng pag-iibon ngayon kasing init ng summer mga kaibon. Yung may isang vlogger doon, inamin niya na yung mga ibon na binibenta niya, mawalang karga. May taga Bukawi din o taga Pampanga na namimili din ng ibon, namatay na. Condolence po sa pamilya. At meron din nangyari, isang sikat na breeder, sobrang sikat na breeder to. Hindi natin kilala personal pero may mga kaibigan tayo na naging kaibigan nito, mabait na tao pero nasangkot din sa isang usapin sa Facebook. Grabe, yung may nag-swap ng baka tapos yung ibon hindi nagbuga ng dan. Actually, hindi na tayo magbibigay ng komento doon. Na-update ko lang kayo kasi hindi naman po tayo talaga, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari behind the scene mga kaibon. Kaya mahirap po magsalita pag hindi nyo alam kasi parang nakikisaw-saw tayo sa hindi naman dapat natin ginagawa. Okay, binigyan ko lang kayo ng update sa nangyayari sa mundo ng pag-iibon. Napakainit, gaya ng sinabi ko, mas mainit pa sa summer. Okay, ngayon mga kaibon, yung topic natin, napakasimple lang, i-update lang natin kayo ng mga project natin this 2024. Actually, yung makakarami, kung nakakanood kayo ng mga vlog
vlogs natin previously. Alam niyo na to, pero bibigyan ko na kayo ng update. Ngayon mga kaibon, yung unang project na meron tayo dyan is Homozygote Opa Aquino. Napagad ng parisan na to mga kaibon. Bakit natin pinroject to? Kasi nakita natin na napakaganda ng kinalabasan mga kaibon. At medyo meron tayong nasagap na balita na yung yellow page daw galing din sa Ino. Kaya susubukan natin, mahababang proseso, pero ipaproject natin, try natin mga kaibon. Pero yun nga po, yung update sa project natin na Homozygote Opa Aquino is actually ano na sila, nakasalang na sila last, ilang weeks na ba sila nakasalang? 2 weeks o 3 weeks na ata sila nakasalang. Ngayon, nagdenesting na sila, kaya hopefully pagkatapos ng summer, makaproduce na tayo kasi ayoko rin silang mag-mate ngayong summer kasi baka yung mga itlog nila hindi rin natin mabuhay mga kaibon. Masasayang lang yung project natin. Pero subukan pa rin natin mga kaibon. Tingnan natin kung anong mangyayari sa project na yan mga kaibon. Update ko rin kayo mga kaibon sa FB kung anong ang nangyayari mga kaibon. Okay? Ang susunod na ang pinaproject natin dyan mga kaibon is Aqua Opa Pale SL Faded o Faded nga sabi nga nila. Ang faded natin dyan mga kaibon, actually may itlog na. Nag-itlog na silang pang tatlong piraso mga kaibon. Itingnan din natin to kung mabubuhay natin kasi nga sobrang init. Pero yung ibon na natin mga kaibon, pagpatak kasi ng alas 2 ng hapon, hindi na siya mainit. Pero syempre buong araw, simula alas 10 hanggang alas 3:30 ng hapon, yung electric fan po nakatutok lang po sa ibon na natin para kahit papaano po may hangin na umiikot. At yung ibon na natin sa baba po nun, nilagyan po natin yun ng tubig mga kaibon para kung may mga itlog man o naglilimlim, may moisture mga kaibon. Kasi ngayon napakahirap magkaroon ng moisture nga kasi nga sa sobrang dry, sa sobrang init po talaga, halos wala ng moisture kasi nga po dry na po talaga yung paligid ng ibunan. Yung magkaka-moisture siguro dun yung sa tubig. At ngayon mga kaibon din pala, yung speaking of tubig, hindi po ako talaga nagbibigay ng sobrang tapang na vitamins. Actually plain water ako ngayon, more on plain water tayo ngayon mga kaibon kasi sa sobrang init nga ng panahon at lalagyan pa natin ng vitamins, baka hindi maganda ang may dulot sa mga ibon natin. Kaya ako, plain water lang tayo ngayon hanggang matapos ang summer mga kaibon. Okay? At kung may mga diskarte pa yung iba dyan para sa mga ibon nyo mga kaibon ngayong sobrang init, sige po mga kaibon, gawin nyo po. Kasi kanya-kanya naman po tayong diskarte. Kung may nilalagay po kayong electrolytes dyan, diskarte nyo po yun mga kaibon. Pero tayo, ang diskarte natin, tubig lang muna para safe ang ibon natin. Okay? Ang susunod na pinaproject natin dito mga kaibon is, alam nyo na siguro to mga kaibon, at nagpa-project din tayo ng Parblu Opa Dan Hancock. Nag-itlog na rin sa kasamang palad ang apat na itlog na yon, isa lang na fertile. At ngayon, naka-poster na. Sana kahit isang piraso lang mag-visual, pero kung hindi mag-visual, okay lang naman. Kasi nga po, napakahirap naman po talaga magkaroon ng dan sa ibunan. Kahit legit pa yung karga na yan, hirap talaga. Minsan, madamot talaga si dan magbigay ng visual. Okay. At yung susunod na mga project natin dito is more on ano tayo mga kaibon, more on Ino, mga Crimino, Lutino, tapos Aqua Opa Ino. Consistent po yan, andyan pa rin po yan yung mga project natin for this year. Bakit kaya puro Ino yung mga pinaproject natin dyan mga kaibon? Kasi nga po yung Ino po in demand po sa market to mga kaibon. Alam ko sasabihin na naman ng iba dyan na hindi lang naman tayo nagbe-breed para lang sa mga in-demand na yan. Sabi ko nga,
tanya ka na po tayong preference kung ano po yung gusto nyo i-breed, i-breed nyo dyan, nirespeto po natin yan. Pero yung mga gusto rin natin i-breed, i-breed din namin kasi gusto rin namin yung mga ibon na to. Kaya respetuhan na lang mga kaibon, di ba? Kasi may mga iba dyan, bakit puro ino, magtatanong ganyan, eh ito yung gusto namin eh. Ito yung nagbibigay saya sa ibon na namin eh. Napaganda tingnan, dilaw, orange, alam nyo po yun, maganda po. Maganda po sila tingnan, kaya ito yung pinaproject natin, okay? At lastly, yung pinaproject natin dito mga kaibon, is alam nyo na siguro to, yellow face o paino. At may nag-avail na sa atin to kanina, dalawang kaibon natin. Hopefully, masasalang na namin to by July or August, pero tayo, sasalang natin September. Bakit September? For us, para sa akin, September ang pinaka the best na time or timing para isalang yung ibon kasi talagang matured na sila, growing 8 months na sila by that time. At the same time, breeding season na rin po talaga. Kaya ibig sabihin po noon, kahit basal pair sila, malaki ang chance na magbi-breed sila, mga kaibon. Kasi nga breeding season din, malamig ang panahon, madaling bumuhay ng ibon. Kahit red eye, may mga sikreto naman na tayo na binibigay sa inyo. Kahit red eye yan, kayang-kaya buhayin yan, mga kaibon. Hindi katulad ng unang panahon na medyo hirap na hirap. Ngayon, madali na lang po buhayin yan kasi nga po ang mga ibon natin island born na po. Ibig sabihin dito na sa Pilipinas pinanganak, kaya nakaka-adapt na sila ng klima ng Pilipinas. Kasi kung galing sa ibang bansa yan, galing Indonesia yan, tapos dito binreed, malawang sobrang hirap buhayin ng mga red eye na yan kasi nga po hindi island born yung mga ibon na yan. Kadalasan po namamatay, kaya ang hirap po nila i-breed. Okay mga kaibon? Yun po yung simpleng topic natin this week mga kaibon. Nag-upload lang tayo ng video para kahit papaano may idea kayo kung ano yung nangyayari sa ibon na natin. At sa mga nag-avail lang ibon last week, na maraming salamat po. May mga available po tayo, lutinong opaline, may mga DNA na rin. Inquire lang po kayo mga kaibon kung may kailangan yung ibon. Kung meron tayo, mag-usap tayo mga kaibon. Kung wala, sasabihin naman po natin kaagad kung wala tayong available na ibon. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa munting topic natin this week mga kaibon. God bless po sa pamilya nyo. God bless po sa lahat ng minamahal sa buhay. See you next time po mga kaibon. Ibon at iba pa. Bye po.